Hello, kamusta mga kasuki? Again, andito ulit tayo. Sa video natin ito ay para sa mga gustong gumawa ng kanilang YouTube channel. So, una, syempre, kung saan ka masaya, diba? Kumbaga parang kung mahilig kang mag-document ng mga ginagawa mo araw-araw, so kung hobby mo na mag-picture-picture, kung hobby mo na mag-video-video, so para sa iyo si YouTube. Ayan. So, syempre, no? Kung ikaw ay mahilig mag-travel, kung ikaw ay mahilig mag-luto-luto, kung ikaw ay mahilig na lahat ng nagagawa mo, lahat ng gusto mong gawin ay pwede mo i-post kay YouTube. No? Pero syempre, dapat yung wala kang nalalabag na may mga patakaran si YouTube. Eh, no? So, syempre, check nyo na lang yung mga guidelines, no? Community guidelines, kung ano yung mga bawal, no? Kay YouTube. Ayan. So, kagabi, naturo ko sa inyo paano ba gumawa, no? Or paano magsimula ng paggawa ng channel. So, next natin, no? Diba nga, sabi nga sa inyo, tatlo ang kailangan na requirements, no? Una, gagawa ka ng channel. Pangalawa, ay yung kailangan meron kang Google AdSense account. And then, pangatlo, kailangan ma-reach mo yung requirements for monetization, no? Which is yung 1,000 subscriber and 4,000 watch hours. So, dun muna tayo sa number 2. Ano ba yung number 2 na yun? So, number 2 natin is gagawa tayo or mag-a-apply tayo for Google AdSense account, no? Gagawa tayo ng mag-sign up. Yun. So, mag-sign up kayo ng Google AdSense account. So, lahat ba ay pwedeng mag-sign up? Sino-sino ba ang pwedeng mag-sign up ng Google AdSense account? So, dapat ikaw ay 18 years old and above. Yan. So, paano yung mga bata na nag-YouTube-YouTube? So, sila ba ay nakapag-apply kay Google AdSense? So, ang paraan po niya, no, ay dapat ang gamit nilang Gmail account ay yung sa kanilang mga magulang, no? Yung kanilang mga guardian, yan. So, kailangan, kung ikaw ay bata pa, wala ka pang 18 years old, at gusto mong pasukin yung pag-YouTube, so, ang gagamitin mong Gmail account sa paggawa ng YouTube channel ay yung pwede mong gamitin yung sa kuya mo, sa ate mo, or sa nanay, or sa tatay mo. So, basta 18 years old and above. Yan. Kasi nga, darating ang panahon, no, kapag kumita na ang iyong channel, ang kiklaim niyan ng sahod mo ay yung kung sino yung nakasign up dun sa iyong channel, no, kay AdSense. Yan. So, kailangan 18 years old and above. So, next tayo doon kay paano ba sumasahod ang isang YouTuber? Ayan. So, bakit kailangan pa ng AdSense account? So, bibinawin ko sa inyo, again, hindi po si YouTube ang nagpapasahod sa amin. No? Sino ang nagpapasahod sa amin? So, ang nagpapasahod sa mga YouTube channel ay si AdSense. Ayan. Si AdSense lang naman ang nagpapasahod, no? Sila yung naglalagay ng ads, no? Kung mapapansin nyo sa ating video, no? Kapag may nag-pop up dyan na ads, yan. So, matik yun, no? So, yun na yung kita, no, ng isang YouTuber, ayan. Pero maliit lang, no? Maliit lang yung magiging kita na, no? So, sa mga susunod na video, pag-uusapan natin, no? Paano ba yung kitaan dito sa YouTube? So, again, ulit ko sa inyo, no? Ang nagpapasahod po sa isang YouTube ay si AdSense, yan. So, si AdSense, no? Kumbaga parang verified partner natin si YouTube, no? Tapos, ang nagpapasahod sa atin ay si AdSense. Ayan. Kaya sila ang naglalagay ng ads sa bawat video natin. Ayan. So, eto na ngayon. Ano ba ang requirements? No? Halimbawa, meron ka ng channel. Kapag ba nag-upload ka ng video, eh, kikita ka na ba agad? Hindi po. Ayan. So, eto ang requirements natin. No? Ang requirements natin ay para ikaw ay makapag-apply for monetization. No? Para kumita ang iyong channel. Eto yung requirements. Kailangan masunod mo to. So, una, ang requirements natin ay kailangan meron kang 1,000 subscriber, no? Pangalawa, kunyari na-reach mo na yung 1,000 subscriber, wala pang lalabas na ads noon sa mga video mo. Kailangan partner silang dalawa. 1,000 subscriber plus 4,000 watch time hours or equivalent yon sa 240,000 minutes. Ayan. So, paano ba, no? So, paano ba tayo kukuha ng mga ganong requirements? Paano mo ba marireach yung ganong requirements? So, syempre, unang-una, no, kapag ikaw ay nakagawa na ng yung YouTube channel, syempre, ang unang-una mong lalapitan, no, ang iyong pamilya, ayan. So, mula sa iyong family, sa mga friends mo, ayan. So, sila yung unang-unang
mapopromotan mo ng iyong channel. So, introduce mo sa kanila yung iyong channel, humingi ka ng tulong sa kanila. Ayan. Sila ang unang-una mong magiging subscriber. Ayan. So, shoutout. Shoutout nga pala, ayan, sa aking pamilya. Ayan. So, sa Kuwari Family, Kamacho Family. Ayan. So, shoutout. Siyempre, sa aking mga pinsan. Ayan, no? Pinsan na si Ronaldine Martin, tsaka si Chiki. Ayan, si Chiki sa Dubai. Ayan, ingat kayo dyan, Chiki. Ayan. So, sila yung aking mga naging subscriber. Plus, sila rin yung mga tumutulong sa akin, no, para ma-reach ang 4,000 watch hours o yung 240,000 minutes. Diba? So, kapag yung dalawa na yan, eh, na-reach mo, no, eh, matik yan na i-review na ni AdSense, no, ni Google AdSense, no, i-review na yung iyong channel. So, mag-iintay ka na lang ng ilang days, no, sa akin parang 4 days, no, inintay ko yung 4 days, no, bago ko nalaman na approve na. So, sa akin, sa experience ko, yung 1,000 subscriber, nagsimula ako ng November, no, November 2018, tapos April 2019, na-reach ko yung 1,000 subscriber, tapos June 30, no, June 25, na-reach ko yung 240,000 minutes, at pagdating nga ng katapusan, no, June 30, eh, na-reach, yun na, pop up na yung mga ads dun sa aking mga video. So, ang tanong, kapag ba may mga ads, eh, pwede ka na sumahod agad-agad. So, syempre, hindi, no? Dahil, meron pa silang threshold na meron pang threshold si AdSense. Si Google AdSense ay meron pang threshold, no? Kapag na-reach mo na yung $10, padadalhan ka na nila ng PIN, no? Parang PIN code yun, no? So, padadalhan ka na nila, no, ng Google AdSense PIN. So, kapag na-reach mo na yung $10, at kapag na-reach mo naman yung $100, ay, ayun na. So, pwede ka nang sumahod, no? Tapos, yun naman ay, so, medyo matagal-tagal ko rin ng ipon yung $140 na yun, no? So, ang cut-off nila ay every month yun. Tapos, every 15, papap-up sa'yo yung, parang yun yung cut-off nila, no? Every 15, nagka-cut-off sila kung ilan ang kita mo sa February ngayon, no? Kita mo ng February, ilan yon? Tapos, 15, padadalhan ka nila. Or may kita mo yon sa yung analytics, no? Sa YouTube analytics, may kita mo yun doon. Tapos, 22 to 26. Ayan, so, yun na yun. So, swerte mo kung every month ay kumikita ka ng $100. So, ibig sabihin, kung every month kumikita ka ng $100, every month, ikaw ay sasahod kay YouTube. Ayan. So, ayan lang, no? So, bakit ko ba ginawa ang video ito? So, ginawa ko ang video ito dahil may mga kakilala ako, no, na nagtatanong sa akin, paano ba gumawa, ganito, ganyan. Gusto rin daw nilang mag-YouTube. Ayan, so, kung ikaw ay may negosyo, ayan, kung ikaw ay mahilig mag- isa parang maraming benefits yung pag-YouTube, eh, no? So, sabi nga nila, eh, pwede mo rin gawin extra income yung pag-YouTube, no? So, katulad nga sa akin, no? Siyempre, siyempre nanay na ako, no? Eh, hindi naman, kumbaga parang, yun, parang ginawa ko tong channel na ito, eh. So, una, mahilig ako mag-post-post sa Facebook. So, why not, no? Mahilig rin ako mag-post-post, mag-document sa mga kung ano-ano, eh, post ko na lang sa YouTube. So, eh, yun nga, no? Balang araw, eh, naani na nga natin yung, yung mga pag-post-post namin na yan. So, again, sa mga gustong pumasok sa YouTube, ayan, so, kailangan nyo po ng pagpasensya, ayan. So, upload lang kayo ng upload, no? So, huwag kayong magsawang mag-upload. So, kailangan, masaya ka rin sa ginagawa mo, no? Para hindi ka mainit, no? Siyempre, ano pa ba? So, yung mga niche-niche, no? Yung mga sinasabi nila, ano bang content ng channel mo? Siyempre, sa simula, lahat muna, lahat kung ano lang ang naisip mo, ilang muna yung upload. So, kapag marami ka nang na-upload, makikita mo naman doon kung saan nagre-response yung mga viewers mo at kung saan may mas maraming response, eh, doon ka na magsimula ng niche mo. So, doon ka na mag-focus ng niche mo, no? So, ayan lang, guys, no? Sana makatulong ang video ito, no? So, after ng video ito, balik na tayo sa ating regular niche. So, balik na tayo sa ating regular na kinagawa, no? So, marami na ako naka-line up, no? So, tinapos ko lang to, yung video ito, para every time na magtatanong, paano ba, ito, ayan. So, sabihin ko na meron akong upload, yun. So, panoorin mo na lang, yun. So, again, ang isang YouTuber, hindi ko kumukita sa dami ng subscriber,
hindi rin po siya kumikita sa dami ng views. Ay, ayun, sa dami ng views, no? Hindi rin po kami kumikita sa likes, para sa dislikes. Ayan. May nakita ko ng dislikes yung sa aking unang YouTube sa akin, no? So, ayan, shout out sa'yo sa nag-dislikes sa aking YouTube channel. So, hindi naman ako nag-back to. So, nag-thank you naman ako sa lahat ng aking mga subscriber, no? Sa lahat ng mga nanonood. Ayan. So, ganun talaga. Hindi lahat na ginagawa ng sa hindi yun din, eh, may nakakamiss ko. So, papapansin nyo sa aking mga video, no? Marami nang nag-dislike. So, hindi ko alam kung anong hindi nila gusto doon sa aking mga video. Ayan. So, open po ako sa mga ganun, no? So, comment lang kayo, no? Kung ano yung mga hindi nyo nagustuhan. Kung kailangan pa lang, syempre, improvement. Kailangan yun, no? So, ayun. So, sa mga susunod na video, no? Mag-shoutout pala ako, no? Ng mga nagko-comment-comment, ayan. Yung mga nakakatawang comment sa aking mga video, no? So, sila yung talagang, mas gusto ko yung ganun, no? Yung nagko-comment sila na ate, ang bagal niyong salita, ate, ano yun. Mas gusto ko yung ganun kasi parang nag-i-improve mo, no? Yung video, no? So, ayan. So, again, ano ang kailangan sa pag-YouTube? Una, create ka ng channel, no? Siyempre, kailangan ikaw ay 18 years old and above yung nagagamitin mong Gmail account, no? Para once na nag-apply ka kay AdSense or nag-sign up ka ng partnership kay Google AdSense, no? Eh, ikaw ay kanyang a-approve. Ayan. So, yung approval, depende pa rin yun sa content ng iyong mga video. So, kung wala kang nalabag na mga, kunyari, mga copyright, ay, ito pala yun. Yung mga copyright pala, mahalaga yun. So, kailangan ang content ng video mo ay, unang-una, siyempre, dapat original. Ayan. So, manawa kayo sa mukha. Aking mukha. So, kung nag-try ako, pwede naman mag-upload ng mga reuse, no? Ng mga reuse content. Kaya lang, parang 50-50 yun. 50-50 kung hindi ka makaka-copyright or hindi. So, mas ina-advise ko nga na ang mga gagawin mong video, no? Eh, yung original, yung ikaw yung talagang gumawa, no? So, next, meron din tayong copyright sa mga song. Ayan. So, yung copyright sa mga song, para iwas, ano ka, no? Copyright sa song. Dun ka sa YouTube library, yung song library nila. So, dun ka magkuha ng mga song para iwas copyright. Ayan. So, tapos, ano pa bang mga bawal? So, bawal din yung mga nasyashock yung mga tao. Ayan. Yung mga nasyashock, yung mga shocking content. Ayan. So, bawal din yun. Ayan. So, isa rin yun sa mga violation. Ganun. So, again, ayan. So, video ito, tapusin natin. Ayan. So, una, gawa ka ng channel mo. Tapos, sign up ka kay Google AdSense, no? Tapos, kailangan ma-meet mo yung requirements na 1,000 subscriber at 4,000 watch hours. Tapos, kapag ikaw ay naka $100 na, so, pwede ka nang sumagod kay YouTube. So, again and again, ayan. So, ang isang YouTuber ay kikita po sa ads. Ayan. So, once na pinanood niyo po yung ads, no, huwag po kayong mag-skip. No? Once na in-skip niyo yung ads, so, automatic, wala na pong kita yung YouTuber mo. Ayan. So, parang kahit meron ka pang 1 million views, kung yung 1 million views naman na yun ay nag-skip ng ads mo, ay wala pa rin po, wala ka rin magiging, wala ka rin magiging, so, parang hindi ka rin makakagain, no, ng revenue, ayan. So, wala kang magiging kita. So, again, ang kita ay nakadepende sa ads na lalabas. At, ito pang isa na sasabihin ko sa inyo, no? Ang bawat video ay may kanya-kanyang ad rates. Ayan. So, ipa-flash ko sa screen. Ayan. So, hindi siya naka-fix. No? Napapansin ko, linggo-linggo, sila ay nagpatago. Ayan. So, bawat, meron kasing mga sinasabi, no? No? May mga spekulasyon ng iba na 1,000 views is equal to $1. No? So, hindi po ganun. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay ganun. Yung 1,000 views na sinasabi nila ay views para dun sa ads. Ayan. Hindi po yung views ng katuang video. So, kunwari ang video mo ay merong 1,000 views, pero 500 lang ang nag-view ng iyong ads. No? 500 lang ang hindi nag-skip na sa ads mo. So, yung 500 lang na yun ang ika-count, no, for revenue. Plus, iba-iba po ang rates, no, per video. Ayan. So, may mga video na maikli lang pero mas malaki yung ad rates. May mga video na napakahaba pero maliit lang ang ad rates. Ayan. So, depende po yun. Kaya kung mapapansin nyo, no, ang isang video, makikita nyo, pag may mga dilaw sa lines na ganyan. So, yun po yung mga ad rates na sinasabi. Hindi porke maraming dilaw kang makita, eh lahat yun magiging ads. So, yun po, eh ano lang naman. Parang option lang.
Ibig sabihin, yung mga ganong oras, pinapayagan mo yung ads mo na lumabas. So, hindi ibig sabihin, lahat yun ay lalabasan ng ads. So, depende pa rin yun, no? Kung may lalabas o hindi. So, ad breaks po ang tawag doon. Ayan. So, swerte mo kung lahat yun ay nilabasan ng ads. Ayan. Pero yun po eh, parang permission mo lang naman, no? Na doon pwedeng lumabas yung mga ads. Ayan. So, again, sana nakatulong ulit ang video ito at may nangangagat na sa aking paa. Ayan, ang mga tira. So, again, like, share, subscribe, and hit the notification bell, no? Para lagi kang updated sa aking video. And again, stay safe, no? Lagi lang kayong dapat nasa bahay, no? Stay at home. Ayan, so ito lang naman ang nangagat. Ayan, nangagat lang ang nakot. Ayan, ito lang naman ang nangagat sa aking paa. Hi! 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 Ayan, so again, bye!